Malala ang pagkakadapa ng industriya ng turismo dahil sa COVID-19 crisis at nabura ang lahat ng mga positibong numero dulot ng pagdami ng mga bumibisita, banyaga man o lokal sa mga tourist destination sa bansa. January to May, mga negative 60% already ang loss. Noong January actually, positive tayo by 8%. Noong February, nag-decrease na siya by negative 45% dahil sa mga travel ban. Ngayon, March also, ganun ang nangyari. Pero April and May, because of the different travel bans, not only of around the country, but also all over the world, may mga kanya-kanyang travel restrictions. So mga naka-negative 60% na tayo na bawas. Ngayong unti-unti ay nagbubukas na muli ang turismo. Hindi pa masabi kung ano ang kahihitna ng industriya hanggang sa pagtatapos ng taon ayon kay Romulo Puyat. Now, it's very hard to predict yung mga next steps kasi as I was saying, marami na sa ating mga tourist destinations na pwede na ang domestic tourism. Of course, kailangan natin kausapin ang different local government units. And hopefully, if this goes well, we will finally be able to accept countries wherein practically zero or low cases of COVID. So, because ang COVID, di ba, very fluid, so we are taking it day per day, but ang masaya kami, finally, in a lot of the tourist spots like Palawan and Boracay, pwede na ang modified GCQ, pwede na ang turismo. Ang Palawan nga lang, kailangan lang i-establish yung mga protocols. It's more of yung readiness ng local government unit. Pero under modified GCQ, pwede na nga talaga ang turismo. Ngunit paglilinaw nito, kahit ang lugar ay nasa modified general community quarantine na, nakadepende pa rin sa lokal na pamahalaan kung handa na silang tumanggap ng mga turista. Bago pa tayo of course, under modified GCQ, pwede na magbukas ang tourism 50%. Pero like for example, sa Palawan, under modified GCQ pa rin siya. Pero under sa IATF guidelines natin, kailangan din may concurrence of the local government unit. Ibig sabihin, for example, let's say sa Baguio, June 1 pa, modified GCQ na ang Baguio. Pero nung nakuusap natin si Mayor Magalong, gusto pa niya muna magbukas September kasi gusto niya yung kanyang sariling safety protocols within Baguio ay ayos. Sinabi pa ng Kalihim, bago din makakapagbukas ang isang establisimento, kinakailangan na mayroon silang sertifikasyon mula sa DOT. Paliwanag dito ni Romulo Puyat, kinakailangan ng sertifikasyon para masiguro na nakapagsagawa na ng pagbabago ang establisimento para makasunod sa health and safety protocols. With regard to hotel, with regard to establishments, kailangan may certificate of authority to operate ang lahat ng establishments so that we have the prescribed minimum health standards. Mabilis lang naman ito. Kung DOT accredited ka, kailangan ka lang namang magbigay ng letter of intent. Lahat po ito are online. And then we sometimes even make muna a visual or a virtual tour and then saka na lang mag-visit. Ang mga health and safety guidelines would require, for example, lahat naka face shield, naka face mask. For example, pagpunta mo sa front guest, lahat contactless na at meron ng parang glass in front kasi and there's always physical distancing. In fact, for example, sa floor, what a lot of the resorts do they have mga foot markings kasi dapat 1 meter apart ka. But sometimes hindi nga alam kung ano yung 1 meter apart. So may mga foot markings, so doon ka na lang tatayo. Now, binibigay ngayon ng mga establishments are hand sanitizer, face mask. Yun na yung new normal now. Of course, yung physical distancing, palagi yun nandoon. You know, with all Filipinos, di ba, we like touching. Pero as of now, habang walang vaccine, the new norm would be physical distancing, wearing a mask, and laging naghuhugas ng kamay or laging nag-hand sanitizer.
Binanggit nito ang mga pagbabago ng naipatupad sa Boracay at Anya. Bibisitahin na rin nila ang Palawan at Bohol. May iniisip na rin sila na travel corridor na para naman sa international tourist. Nabukas na natin ang Boracay as of June 16, pero ang gusto ng governor at mayor magbukas muna sa Western Visayas. Nung bumisita kami ni Sexy Matu at ni Seth Anyo, we were very impressed kasi contactless na pag pumasok ka sa Boracay, magpapakita ka na lang ng isang QR code at nandoon na yung health declaration form mo online na. So we are tinanong namin sa governor at mayor bakit gusto muna nila magbukas sa Western Visayas. Gusto daw nila slow but sure ang pagbukas. Next week, pupunta po ako sa Palawan. Under modified GCQ na sila. Kakausapin natin si Governor Alvarez at pag-uusapan din natin ang protocols. Kung kausap ko siya, gusto niya muna kagabi na domestic tourism muna. Si Governor Yap, bibisitahin ko na rin one of these days kasi ipiniprepare na namin under modified GCQ na ang Bohol. Ang gusto rin niya ay domestic tourism muna. But we are also looking at the, for example, like Bohol at saka Boracay, halos, and even Palawan, halos wala silang COVID. In fact, Boracay is COVID-free. We are looking at, in the near future, what we call travel bubbles or travel corridors. Ibig sabihin, we are talking to different countries na halos walang COVID cases na pwede na silang lumipad diretso sa tourist destination. Like for example, Bohol at saka Boracay, meron silang international airport. So for example, magsa-start muna tayo sa domestic tourism. And since zero COVID naman sila, we are looking at from their country up to an eye to let's say Boracay or Bohol, na pwede na tayo magka-travel bubble or travel corridor. So at least hindi lang tayo limited to domestic tourism but international tourists as well. At bagamat natutulog ang industriya ng turismo dahil sa enhanced community quarantine, hindi naman tumigil ang kagawaran sa pagbibenta ng Pilipinas bilang tourist destination. Even before nagka MGCQ, actually during ECQ, we've never stopped promoting. We have the video called Wake Up in the Philippines. That's actually all the different regions. We show this not only here in the Philippines, but also abroad. Prior also to nagka-modified GCQ, ang importante ay yung close coordination with the local government units. Of course, all the establishments, yun, isa-isa na namin kahit naka-GCQ, kinakausap na namin na para for them to be able to follow yung health and safety protocols. Janice Cosio, Radyo Inquirer, 990, Bayan Nagtatanong, Mamaya Nag-uusisa.